Magandang araw sa inyong mga tagapakinig. Ang mapapanood nyo ngayon ay una sa apat na seryeng ipapalabas na naglalayong maitaguyod ang kakayahan at karapatan ng mga kababaihan at kalalakihan. Sabay-sabay nating basahin ang pamagat ng episode na ito. Siodora Alonso, inang tumatak sa kababaihan at pamilyang Pilipino. Bago natin simulan ang paksa, nais ko munang magbahagi ng isang kwento. Narinig mo na ba ang kwento ng Gamo-Gamo? Oo na! Pakinggan mo ulit ito at tiyak na kapukulutan ng yugtong aral. At kung hindi mo pa naman naririnig ito, mas lalo lang dapat ituan mo ang buong atensyon sa aking ito kwento. Isang gabi, habang tinuturuan ni Doña Lolay ang kanyang anak na si Jose na magbasa ng wikang Kastila gamit ang aklat na El Amigo de los Niños, napansin niyang si Jose ay tinatamad at walang ganang magbasa nito. Sa halip ay tila lumilipad ang isip nito at nakatuon ang atensyon sa gamugamong lumilipad sa palibot ng lampara. Napag-isipan tuloy ni Doña Lolay na magkwento na lamang upang mapukaw nito ang interes ng muting anak. Mayroon daw mag-inang gamugamong. Maibigin silang maglaro sa tabi ng ilaw na kandila. Isang gabi, ang batang gamo-gamo ay lumipad ng lubhang malapit sa ningas ng kandila. Mag-iingat ka anak, huwag kang lalapit sa apoy. Baka masunog ang pakpak mo at hindi ka na makalipad muli. Hindi ako natatakot, ang mayabang nasagot ng batang gamo-gamo. At sadyang nagpatuloy siya sa paglipad sa paligid-ligid ng nakakaakit na liwanag. Minsan sa kanyang paglipad, ay nadikit sa ningas ang kanyang pakpak at siya ay nalaglag. Naku, anak ko, ano ba itong sinapit mo? Sambit ng ina. Unti-unti nilamon ng apoy ang munting gamo-gamo. Ang kanyang pagkahumaling sa liwanag at kapusukan sa paggamit ng ninanais dahil sa kasiyahan ng nito ang pumitil sa kanyang buhay. Anak, huwag mong paparisan ang ginawa ng gamo-gamo, ha? Makinig ka sa pangaral ng nakakatanda, lalo na kami mga magulang mo, upang ikaw ay hindi mapahamak. Ang tugon ng ina sa batang Jose. At siya nagwawakas ang kwento. Kilala mo na ba kung sino si Doña Lolay at batang Jose? Tumpak, sila nga ay ang mag-inang Teodora Alonso at Dr. Jose P. Rizal. Idinaan ni Doña Teodora sa isang kwento ang pagtuturo ng kahalagahan ng pagiging masunurin sa magulang. Naging mabuti at masunuring anak naman si Rizal sa kanyang mga magulang, ngunit sa mga nagdaang panahon, ang pagsunod sa mga kautusan ng simbahang Katoliko sa pamumuno ng mga Kastila ang hindi niya nasikmura, lalo na't nakita niya ang pag-aabuso nila sa kapangyarihan at kabaluktutan ng kanilang gawin. Sa puntong ito ay magkakaroon muna tayo ng gawain. Ang makikita mo sa iyong screen ay larawan ng mga kababaihan sa magkaibang panahon. Ang tanging gagawin mo ay ilarawan ang pagkakaiba na nakita mo sa mga kababaihan sa bawat angkat ng larawan. Handa ka na ba? Tara na't simulan na natin. Unang larawan. Pangalawang larawan. Mayroon ka bang nakitang pagkakaiba sa dalawang kababaihan sa magkaibang panahon na ito? Dumako naman tayo sa susunod na larawan. Ang larawan na ito at ikukumpara mo naman sa larawan na ito. Madali mo bang nasilayan ang mga babae sa makalumang henerasyon at ang mga babae naman sa makabagong henerasyon? Halina, tingnan natin ang mga susunod pang larawan. Tingnan naman natin ang mga susunod na larawan. Nakita mo na ba ang pagkakaiba sa dalawang ito? Ito kaya? Nakita natin sa mga larawang ito ang pagkakaiba ng kababaihan sa magkaibang panahon. Makaluma at makabagong henerasyon.
Ngayon naman ay dumako tayo sa isang natatanging babaeng nabuhay sa panahon ng mga Kastila at alamin natin kung anong mga katangian ang kanyang taglay. Ano kaya ang itsura ng Facebook profile ni Doña Teodora kung sakali? Siguro kung nagkataon ay itong magiging laman nito. Si Teodora Morales Alonso Rialonda y Quintos, o mas kilala bilang Doña Teodora Alonso, ay ina ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Tinatawag rin siyang Doña Lolay ng mga taong malapit sa kanya. Siya ay ipinanganak noong 9 Nobyembre, 1827 sa Santa Cruz, Maynila at galing sa mayaman at respetadong angkan. Nang magdalaga ay pinadala siya upang mag-aral sa Colegio de Santa Rosa kung saan nagkaroon siya ng formal na edukasyon at dito siya natutong magsalita ng Kastila. Noong panahon ay bibihirang pag-arali ng mga babae kaya masasabing isa siya sa iilang edukadong kababaihan sa kanyang panahon. Sa kanyang pamamalagi sa nasabing paaralan, inilarawan siya ng kanyang mga profesor bilang masipag, mahinhin ngunit matapang, may kagandang asal, makajos, at hindi mahilig sa chismis na tila libangan ng mga kamag-aral na naman. Ikinasal siya kay Francisco Mercado, isang katutubo ng Binyan, Laguna, at namalagi sila sa Calamba, Laguna, kung saan nagbunga ng 11 anak ang kanilang pagmamahalan. Ang pamilya nila ay itinuturing na isa sa pinakamayamang pamilya sa Calamba Hacienda. Nakamit nila ang kasaganahan dahil sa kanilang industriya. Nakip ang kausayan ni Doña Lolay sa pamamahala ng sakahan at pananalapi ng pamilya. Hindi lang siya ordinaryong may bahay, siya rin ay isang entrepreneur. Sa katunayan, nagtayo siya ng negosyo sa tela, gilingan ng asukal at harina, at mayroong maliit na tindahan sa ibaba ng kanilang bahay. Napalago niya ang kanyang negosyo habang inaalagaan ang 11 anak na niminsan ay hindi niya napabayaan. At siniguro niya pang makapag-aral ang mga ito sa mga relihiyosong paaralan at maipadala sa iba't ibang kolehiyo sa Maynila. Kanina ay inilarawan ko si Doña Lolay bilang isang mahinhin, matapang at makajos na babae. Siya rin ay isang mabuting asawa na marunong humawak ng pera at magpalago ng kanilang negosyo. Dahilan upang mabigyan niya ng masiganang buhay ang kanyang mga anak. At bilang isang edukadong babae na ginamit ang kanyang angking galing at talino sa pamamahala ng kanilang sambahayan, ipinamana niya sa kanyang mga anak ang edukasyon at kahalagahan nito sa buhay sa pamamagitan ng pagsisikap niyang mapagtapos ang mga anak sa mga kilalang kolehiyo sa Maynila. Ngayon naman ay kilalanin natin si Doña Lolay bilang isang ina. Anong klaseng ina kaya si Doña Lolay? Makikilala natin lubusan ang pagkataon ni Doña Lolay sa pamamagitan ng ugnayan niya sa kanyang anak na si Dr. Jose Rizal. Tunay nga ang kahangahanga, ang dedikasyon at pamamahal ni Doña Teodora kay Jose Rizal at hindi maitanggi ang malalim na impluwensya niya sa pagbubog sa diwa't kaisipan ng nakilang bayani. Bilang unang guro ni Rizal, inuruan niya itong magsulat at magbasa sa edad na 5 taong gulang. Hinasa niya ito sa wikang Kastila, kung saan siya ang nagsilbing tagapuna at tagaayos ng mga akdang tula ni Rizal sa wikang Espanyol. Pinalaki niya ito ng maayos sa pamamagitan ng kulturo ng magandang asal, pagkakaroon ng takot sa Diyos, paggamit ng bawat oras na ipinagkaloob ng Diyos sa mga bagay na may katuturan at kabuluhan. Kung si Rizal kaya ay may Facebook account, ano-ano kaya ang mga post niya? Tara, silipin naman natin ang Facebook post ni Rizal. Tungkol saan kaya ang mga post niya at sino ang kadalasan niyang itag sa mga ito? Isinulat ni Jose Rizal ang tulang Mi Primera Inspirasyon o ang aking unang inspirasyon noong siya ay nasa elementarya pa lamang. Inihandog niya ito bilang regalo sa karawan ng kanyang nanay. Sa kanyang talaarawan o journal na pinamagatang Memoirs of a Student in Manila, ay ipinahayag ni Rizal ang utang na loob sa kanyang ina at sinabing ano na kaya ang sinapit niya kung wala ang kanyang ina.
Sa post na ito ay makikita natin kung gaano kahalaga ang ina sa buhay ng isang tao. Si Doña Lolay ang inspirasyon ni Rizal sa pagkuha ng kursong medisina sa Universidad ng Santo Tomas at nagpa siyang mag-aral sa Europa habang tiniis na mawali sa pamilya. Magkaroon lamang ng sapat na kasanayan sa pagnanais niya na siya mismo ang magpagaling sa katarata ng kanyang ina. Kanina lamang ay nakita natin kung gaano kamahal ni Rizal ang kanyang ina. Nangangahulugan lamang kung gaano kabuting ina si Doña Teodora sa kanyang anak. Makikita naman natin sa larawang ito si Doña Teodora na hawak ang labi ng pinakamamahal na anak at humansang bayani na nagpapakita lamang kung gaano kalalim ang kanilang ugnayan na nananatiling buhay sa kanyang puso't kaluluwa sa kabila ng pagkamatay ng anak. Nabanggit ko kanina na malalim ang impluwensya ni Doña Lolay sa pagbubog ng pagkatao at kamalayan ni Rizal. Balikan natin ang mga gawi at kilos ni Rizal sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay at iugnay natin ito sa mga kaugaliang itinuro ng kanyang ina. Maaring mo ba akong tulungan? Tara na't simulan na natin! Gawin natin ang unang bilang. Sa murang edad, nagsusulat na si Rizal ng mga tula at kalaunan ay nakapagsulatin ng mga nobela. Anong kaugalian ang natutunan niya sa ina? Tama, pagkahilig sa sining at literatura. Pangalawang bilang, sa pag-aaral sa Europa, madalas hindi na kumakain si Rizal ng pananghalian o kaya hapunan kapagka siya lamang ay pinapadalang pera sa kanya na kadalasan ay huli pa makarating. Ano kayang kaugalian ang naipamana sa kanya ng kanyang ina? Tama, pagiging matipid at mapagpahalaga sa pinagpagurang pera. Habang nakakulong si Rizal sa dapitan, gumawa siya ng ibaka ng tubig para sa mga residente at hinikayat ang mga ito na magtanim ng mga puno. Anong kaugalian ang naituro sa kanya ng ina? Tama, pagiging matulungin sa kapwa at pagiging makakalikasan. At panghuli, kahit sa huling sandali ng kanyang buhay, pinili ni Rizal na iali ang buhay para sa inang bayan. Tama, pagiging makabansa. Magaling! Tingnan ko nga kung gaano kalalim ang iyong natutunan sa paksang tinalakay. Maari bang punan mo ang mga patlang upang makabuo ng sarili mong pahayag batay sa iyong natutunan? Bilang isang babae, si Doña Teodora Alonso ay... Bilang isang ina, si Doña Teodora Alonso ay... Sinasabing si Doña Teodora Alonso ang may pinakamalaking impluwensya sa buhay ni Jose Rizal sapagkat pag-isipan nyo, kung kailangan mong isulat sa papel, isulat mo ito. Bilang panghuling gawain, pag-isipan at sagutin ang tanong sa iyong screen. Maituturing ba si Doña Teodora Alonso bilang isang huwarang ina na karapat dapat tularan ng makabagong henerasyon? Pangatwiranan ang iyong sagot. Bilang pagtatapos ng aralin ito, nais kong ibahagi ang sinabi ni Doña Teodora Alonso nang siya'y alukin ng panghabang buhay na pensyon ng pamahalaan ng Amerika bilang kabayaran sa kalipilaan ng kanyang anak na si Rizal na itinuring na pambansang bayani ng Pilipinas. Tunay ngang kahanga-hanga si Doña Lolay, ang ina ng ating pambansang bayani. Salamat sa pakikinig at naway magsilbing inspirasyon sa atin ang katangi-tanging ugnayan ng mag-inang Teodora Alonso at Jose Rizal na nararapat lamang pamarisan at ipamahagi sa mga susunod na henerasyon. Hanggang sa muli!